So ito siguro yung main ano nila, main office nila, no. Tara kami ngayon sa Puerto Azul, sana makapasok. Alamin po natin yung mga rason kung iba yung amoy niya, no? Ito yung dating parang lobby. Kasama siya sa pang world class po siya, eh. Nakakalungkot lang isipin na matatambak lang po siya ng ganito. Isipin nyo na lang, dito po nag-check-in si Marcos dati at saka yung mga kaibigan niya. Masakit isipin na yung gantong kagandang resort, eh, inabandon na lang. Lang po, no? Dati po siyang world class hotel or resort, tapos makikita niyong naka-abandonado na po. So yan, alamin natin yung history kung bakit siya nagsara. Ito po yung housekeeping staff room, na grabe po, oh. High quality po yung ginamit, kung papansin ninyo. Ulti po yung dingding, mamahalin. So masasabi ko po talagang world class siya. Grabe, ulti mo po yung tiles. Nakita niyo naman po, marble. So hindi talaga siya pipitsuging resort. Kasi yung dinadaanan po natin, marble po siya. Just imagine kung ilang years na to itong nakaganto. Ano po kaya to dati? So ngayon mo lang dito na ikot, sir. Ngayon ka lang dito nakaikot dito? Hindi naman po ngayon. Eh, kasi full lang. Hindi talaga ako pasok sa rin. Ito bagay, wala naman dito.
Kahit sa umaga, madilim. Opo. So, pakita ko lang ko sa inyo kung gaano kadilim dito, no? Patayin natin yung flash. So, ito daw yung swimming pool dati. So, kung mas maaga-aga tayong nagpunta, makikita sana natin eh. So, ganun siya ka world class. Napakaganda niya, napakalaki. Ito, siguro hindi na natin alam kung ano to. Pwedeng restaurant or pwedeng... Yung abubog, ingat po tayo. Actually, wala pa kong ibang nakakapasok dito. So, hindi pwedeng wala kang kasama kasi hindi tayo makakalabas dito. Ito yung kanina. Okay. Silipin lang natin tong banyo. For sure, banyo to. So, hindi. Silipin natin. Kahit harap panigay. Talagang maliligaw po kayo. Unang cluster pa lang po ito, ha. So, ganito lagi nakikita namin bote. Kaya nga eh. Sa mga nakakaalam po, masabi ko anong alak po siya. Ito. So, panahon pa siguro ni Marcos to for sure. Ito siguro yung mga pinangibigay ng panahon nila. Oo nga po. Oh, nakakatuwa. Ha? Ito, ito po yung pinangingigay nung... So, kanina may lumagabog po kami narinig. Dito po galing. So, iwanan natin sila kung ano man sila. Ang nakakatuwa rito, kasi nga wala pang nakakapasok na kahit sino, wala kang makikitang vandal. Wala kang makikitang vandalismo. So, nakakatuwa lang kasi... panahon ni Marcos, ganito na yung pinangibigay sa nila. Old school Sprite. Ano po, yung dito pa yung lalagyan ng Coke. Video mo ako. Wow mo to. Medyo bago na siya. So, yan. Ford. Sobrang tagal na po ng diary na to. So, kung ano yung mga nakita natin, iwan natin dito. Dahil di tayo pwede magdala ng kahit na ano. So, yun. Ulitin ko nga po. Unang cluster pa lang to. Meron silang 17 cluster. Yan. 7 gantong kalalaki na halos hindi namin naikot. Nakakalungkot isipin, no? Yung masasayang ala-ala. Pupunta tayo sa isang cluster na lang. Isang cluster na lang kasi medyo... Pagod na rin kami, tsaka talagang madilim na po. Tara, pasok tayo. So, ito yung isa sa mga cluster nila. Pangalawang cluster na pinasukan namin. So, konti lang din po yung iikutin namin kasi medyo malaki po siya. As in building po siya. Okay. So, hindi na namin kayang ikutin lahat, ano. So, kukuha lang tayo ng konting cliff. Kasi mas masarap po siya ikuti ng umaga. Kasi halos wala po tayong makita paggabi. Pero nandun yung trail, nakakaba. So imagine niyo na lang po na dito nag-stay si Marcos. Tingin dito ko kwarto po to. Yan. Kwarto po. Kwarto siya. Tayo. Ito yung pangalawang cluster. Tama ba ako, kuya?
So, meron silang 17 cluster. Ito sir, nakapasok ka na dito. May mga sign dito. So yan, nakapasok na daw si Guya dyan. So hindi na natin tapapasukin kasi sobrang dami daw pong ahas dyan. Yan. So hanggang silip na lang tayo kasi baka ikapahamak natin yan. Yan. Balik na tayo dun sa ating base. Yan. Anong pangalan mo kuya? Joven. Yan. Shoutout kay Kuya Joven. Salamat sa pagsama sa amin. Talagang di niya kami pinabayaan kahit nakaramdam siya ng kaba. Talagang ultimo siya. Makikita mo sa mukha niya yung kaba. Kasi 17 cluster, so nakakahingal kasi paahon yan. So dalawang cluster lang iikot, hindi siya kaya ikutin. Promise, hindi niya siya kayang ikutin ng ikaw lang. So ito, katibayan po may golf course dito. So ang daming langgam. So leave it there. Kung ano po yung nakikita natin, iwan na lang natin. So dun sa cluster, mga cluster din na natin pinaso kasi masyado ng masukal. So maganda siya gabi, ay umaga. Siguro kapag balik ko dito, pagbigay ko. Talagang parang dumalaki yung ulo ko nila. Opo, opo. Nararanasan din naman namin minsan pag kagaya ng ganyan mga pinupuntahan natin. Ayun, nagpapasalamat kami sa mga staff ng Puerto Azul. Kasi first time lang nagkaroon ng pagkakataon may makapasok dito. Halos hindi na namin kayang ikutin. Isang cluster lang yung naiikot namin. Kasi sobrang sukal na. Tsaka, ayun, pakita mo kung gano'ng kadilim. Wala ka nang makita. Pero, ayun nga, makikita mo talaga na napaaganda niya. Kasi yung mga wallpaper na ginamit, talagang hindi mo masasabing pipitsugin. Saka marmol yung dadaanan mo. So world class, yun ang masasabi ko. Talagang sayang na kapanghinayang. At hindi natin masabi kung ano yung mga reasons kung bakit na-abandon siya. Yung pool nandun din, kaya lang hindi na natin nakita. Kasi nga masyado nang madilim, no? Yun lang, salamat mga sir.